kwento mo naman, paano ka nag-start sa, or paano kayo nag-start ng wife mo dito sa negosyo ng kape, ng coffee shop? Nag-start na ba kayo agad as a coffee shop? Kasi di ba, ang iniisip ng ibang tao, kapag magsa-start ka ng isang coffee shop, lalo na ngayon na medyo patok siya, at halos lahat yata kapag tinanong mo anong business yung gusto mong simulan, coffee shop, milk tea, or anything na nasa food industry. So, nung nag-start ba kayo, nakapag-put up na ba kayo agad ng coffee shop or nagsimula kayo sa maliit lang? Noong 2019, nag-start kami, online seller lang muna ng coffee beans. Pero bago kami nag-umpisa, ang dami na namin nabenta. Hindi lang yan coffee beans, hindi lang yan. Ano, nakapagbenta ako ng lipstick, nakapagbenta ako ng chili oil, chicharon, leche flan. It's all about selling eh. Pero Selling. di ko lang talaga mahuli yung winning product that time. And then, eventually, nung nalaman namin parehas na coffee lover kami at madalas din naman kaming magkape, so bakit hindi tayo magbenta ng coffee? Idea to talaga ni Christine, nung asawa ko. Pero kung iisipin namin, ano ba yung product na pwede namin ibenta ng easy lang, parang mandali lang i-gawin? So ang idea namin, magbenta kami ng coffee na nasa bote. Bottled coffee. Bottled coffee, yes. Ibenta namin online or maybe sa mga katrabaho namin. Eh, kaso nagkaroon kami ng problem. Ang hirap nang i-transport. Hindi pa naman uso masyado yung papalalamove mo or Oo, papagrab wala mo. pa noon. So, ang ginawa namin, paano to? Nakabili na tayo ng ilang kilo na kape. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng packaging. Binenta na lang namin yung kape na binili namin. Pero di Okay. namin alam na doon pala mas maraming bumibili. At Oo. pumutok kami ng pandemic kasi Talaga? tumitumilaga ang kape yung nabenta Oh. namin ng pandemic kasi hindi ko ina-expect yun. So after 2 years namin sa online, nagbebenta kami ng coffee beans and ground coffee online. Naglakas loob na kami na magkaroon ng sariling coffee shop kasi marami na kaming nasusuplayan na Oo. coffee shop eh. Sabi ko, bakit di naman tayo gumawa ng sarili? Magtayo ng Pero sarili. before that, hindi kami basta-basta pumasok dun sa gera. Nag-aral muna kami, nag-check muna kami ng competitors. At bago namin pinasok yan, nauna na yung ibang brands. Malalaki na agad sila, mabilis silang dumami. Kami, hindi kami nagmadali. Until now, hindi kami nagmamadali. Kasi gusto ko, unti-unti lang, baka matabunan tayo dyan pag ma-overwhelm tayo ng problema. So, unti-unti hanggang sa kayanin natin mag-expand ng mag-expand. So, gano'n lang yung ano namin, hindi kami nakikipagparamihan. Oo. Na visualize mo ba or inexpect mo ba nung nagsa-start kayo na abot na kayo sa 10 branches and counting? Nung nag-start kami, actually, hindi ko in-expect. Oo. Sabi ko, may passion tayo pagdating sa selling, may passion tayo sa service, may passion tayo sa pag-create ng content like pag-picture, pag-video. So, tuloy lang natin. Nilagay namin yung passion namin habang ginagawa namin yung proseso. Di namin ina-expect pero nag-grow siya. Hanggang ngayon, hindi kami nag-expect kung gaano karami yung mararating ng coffee buddy. Pero kung ibe-bless man tayo, hindi lang naman to sa amin. Eh. Sabi ko nga sa'yo kanina, meron tayong opportunity na napoproduce. Yun na, hindi na kami doon. No? I see. Tapos, ngayon, ang branches ninyo 10 na, 'di ba? And counting pa. Saan niyo pa gustong magkaroon ng mga branches? Sana naman medyo umusog kayo dito sa may bandang north. Sana. Nagkakataon lang kasi kung sino yung nag-a-apply na franchisee. Franchisee. Sila yung naghahanap ng ano, ng mga location. So, ngayon may 7 akong franchisee, sila Wow. yung hanap ng location at sana dumating yung time na mag-multiple yung mga branches nila kasi syempre kaya sila nagtiwala dun sa brand na Coffee Buddy is alam nila mag-grow. So, meron na akong mga franchisee na magse-second branch na. Wow, ang galing. Bandang Tuguegarao to. Medyo malayo ang Layo. Tuguegarao. So, sana lahat ng mga franchisee ko ay maging fruitful yung mga ginagawa nila at maging appreciate nila yung aking sinimulan, aming sinimulan na sistema. That's nice. Ang ganda naman nun. And ang layo nun, ha? Tuguegarao. Ano na yun eh. Region 2, northern part na ng Luzon yun. Pero grabe yung coffee ninyo na nagsimula lang dati sa
pag-online selling ngayon, umaabot na sa iba't ibang mga probinsya dito sa Luzon. And I'm sure, hindi na ako magugulat kung meron na kayong Vismin. May Visayas at Mindanao na kayo soon. Tapos, Sana. gusto ko palang malaman kasi nasabi ko kanina sa intro ng podcast na sa panahon ngayon, ang daming mga nagpaplanong mag-business. Well, hindi naman lahat nagsasucceed sa business. Hindi rin naman lahat yun yung line nila. Pero hindi lang mga OFW yung nangangarap na pag umuwi sila dito, magne-negosyo sila. Pero marami rin ako mga nakikilala, lalo na sa work ko din, na nag-empleyado sila ngayon. And there's nothing wrong with being an employee. Pero meron silang timeline na after 10 years or 15 years or kapag nakaipon sila, gusto nilang mag-business. So, ikwento mo naman, paano yung naging transition mo from being someone na nag-work sa corporate, from being someone na isang cameraman sa isang TV network, and then transitioning to being a full-time business owner. So, I know maraming makaka-relate dito at yung iba din, gusto nilang magkaroon ng sarili nilang business or mag-transition din sa bagong career or bagong industry, pero hindi nila alam yung mga steps. So baka meron silang matutunan sa'yo. Can you tell us more about your transition and then yung mga struggles mo along the way na yan. Na-encounter Maganda. mo? Maganda yung sinasabi mo. Para sa akin, kung gusto mo talagang magnegosyo, do it now. Kahit maliit pa lang ang puhunan mo. Kasi kung itatry mo siya na malaki na yung puhunan mo, mas risky, mas malaki yung pwedeng matalo, mas masakit sa damdamin. Ngayon, kung kaya mo namang mag-umpisa, yung idea mo, kaya mo umpisahan kahit na maliit muna yung starting capital mo, subukan mo na siya. And as long as, kumbaga, parang kailangan ready ka dun sa obligation. Yun, para sa akin kasi, kapag sinabay mo siya sa trabaho, dapat hindi maapektuhan yung trabaho mo kasi hindi mo siya pwedeng i-give up agad. Oo. Hindi mo siya pwedeng iwan ng basta-basta. Ako kasi, nung time ko, nagkataon talaga na-retrench ako. Na-retrench ako sa ABS-CBN. Oo. Pero, this is 2020, tama ba? Yes, 2020. 2020. Pero bago ako ma-retrench, sabi ko sa sarili ko, kailangan magawa ko na muna itong specific amount na meron ako na mapalago ko pa siya. Para ready ako kung sakali mang matanggal ako sa ABS-CBN. And eventually, nung bago ako matanggal, happy pa ako nung natanggal ako kasi pinagpipilian kami. Sino ang unang tatanggalin? Sino ang unang batch? Second batch? Third batch? Ako yung unang nasa batch. Para sa akin, okay na ako yung inuna nila kasi I know sa sarili ko, kaya ko na ulit makabangon. Kesa sa may mga kasama kasi ako, syempre may mga edad na, so kailangan pa nila ng opportunity. Pero mas mahirap na sila maka-apply sa ibang network kung mag-a-apply sila ang that time at Yes. saka pandemic pa kasi noon eh. So para sa akin, blessing in disguise yung nangyari. Pero hindi siya repeatable eh. Kumbaga parang tsamba siya para sa akin eh. Pero yung knowledge kasi na na-gain ko from being online seller since nung una ko pang binebenta, nagamit ko siya dito sa winning product ko eh. Parang siguro pinagsama-sama ko na yung knowledge ko sa pagiging service crew, pagiging cameraman, at pagbebenta online. So, kung i-repeat ko man ngayon yan, kailangan ko pa rin mag-accept ng kakaiba na hindi na kagaya ng kung ano man yung available sa market. So, para sa akin, yung tanong mo kanina o yung sinasabi mo kanina, paano nila umpisahan? Start small, kahit na maliit ng capital, pero mag-isip ka ng kakaiba na wala pa sa market. Para sa akin, yun yung kailangan mong gawin sa panahon ngayon. Kasi ang dami talaga nating kakompetensya eh. Oo. Pero dapat mag-isip ka ng mag-stand out ka. Correct. And nung time na na-retrench ka, sabi mo na somehow naging blessing in disguise siya. Kasi I know for some people, yung nangyaring pag-retrench sa kanila, nagkaroon sila ng bagong opportunity na pumasok sa panibagong industry or panibagong mundo or panibagong trabaho. Yung iba naman, after nung na-retrench, bumalik sila sa industry na yon after maybe 2 years nung naka-recover na yung company nila. So during that time,
Ikaw ba nung time na parang transitioning ka into business owner, may mga na-encounter ka ba na moments in your life na parang feeling mo gusto mo nang sumuko, or parang sabihin mo na hindi nagiging maganda yung performance ng sales ninyo, tapos naisip mo ba na balik na lang ako sa ano, balik na lang ako sa trabaho ko talaga? Yung time na nag-umpisa kami ng first branch namin, challenging talaga kasi kami mismo yung nagbabarista, tapos meron pa akong online shop. So medyo mas malaki yung responsibility at the same time physical works. In terms of sales, kailangan kasi nagiging ano tayo, parang optimistic pagdating diyan. So kailangan na magkaroon ka ng marketing plan. So naranasan ko din naman na parang na-pressure ako sa benta kasi ang laki na ng expenses. Pero lagi kong sinasabi sa isip ko, there's no way kumbaga kung kundi gawin to. Kasi kung hindi, kung susukuhan ko to, kung babalik man ako sa corporate, parang sinabi ko na rin sa sarili ko nung nag-grow na yung kumpanya na chamba lang talaga siya. So kaya ang ginawa ko, pinipilit kong mas matutunan ba yung mga advanced knowledge pagdating sa business, at syempre yung exposure kung paano ko connect sa mga big brands, paano magkakaroon ng mentor, magkakaroon ng kasama, kung paano lalaki yung kumpanya. Yun, doon ako nag-focus. Kumbaga parang hindi ako nabulag doon sa pressure na kailangan ganito kalaki yung benta or ganito yung even mo. Mas pinili kong habulin yung knowledge. Kasi Knowledge kung talaga. matatakot na ako, parang hindi na ako makakagalaw. Parang na mag-freeze ka kasi natatakot ka na. Pero yun nga, ganun talaga yung negosyo. Kailangan isugod mo siya hanggang kaya mo. Pero bago ka sumugod, kailangan yung knowledge na dadagdagan siya. I see. Na mention mo kanina na meron kang mga mentor, naghanap ka ng mentor. Ano sa tingin mo yung naitulong ng mga mentors na kinoconsider mo in your life pagdating sa pagmamanage mo ng business? Yan, ang dami ko kasing mentor eh. Pero isa na lang din yung mentor ko sa franchising. Si Butch Bartolome. Si Butch Bartolome kasi siya rin yung mentor ng Mang Inasal. So isa Okay. yan sa mga nakikita kong malaking taong talagang na maraming na-share sa amin. Pero ang pinakamalaking na itulong ng ang mentor ko is yung self-confidence. Kasi Self-confidence. lagi niyang sinasabi na nagawa mo yung brand mo. Kailangan i-push mo lang yan kasi yung mga technicalities nandiyan na yan eh, natututunan talaga yan. Marami siyang na-share sa akin about franchising, pero pinaka nag-impact sa akin is nung isinama niya na ako sa isang business group, which is yung PCCI. Isinama niya ako doon at na-feel ko na ito na yung totoong buhay ng business owners. Yung Kailangan circle mo, humarap sa nahanap tao. mo. Na dating cameraman na napapasok sa mga hotels para mag-cover ng mga events, na ngayon ay nandun na sa event. Yun Ikaw yung na yung parang nandun. mas malaking impact sa akin eh. Kasi once na nandun ka na, mas mararamdaman mo, ito yung pinagpapaguran mo. Nakikita mo yung mga big brands, yung mga idol mo na nandun sa isang event, nakasama mo na sila. So yun yung nakakamalaking impact sa akin. Oo nga, parang kung tutuusin, dati ikaw yung nagko-cover, ngayon ikaw na yung kino-cover, or isa ka na sa mga kino-cover sa mga events, no? So, ano ang naitulong sa'yo ng having that circle? Yung parang environment and circle of, di ba nga sabi nila na kung gusto mo ring mag-succeed sa buhay, kailangan maghanap ka ng group of people who have the same vision, you have the same passion and goals. So, ano yung naitulong sa'yo na naka-join ka sa isang organization or isang community ng mga business owners like you? Yan, yung malaking tulong dyan, unang-una yung connection. Kasi Connection. hindi mo sila makakausap basta-basta kung wala ka dun sa isang event na yun eh. And the next thing is you have the access na para makapagtanong ng mga na-experience nila, ano ba yung mga struggles, ano ba yung pinakamahirap na nangyayari pagdating sa business. Para kang nagkakaroon ng libreng mentor. Parang yung mga mentor na tipong
pag nakita ka nilang nandun, they know you have the passion pagdating sa business. And then, bibigyan ka nila ng tips, lalo na yung mga veteran negosyante. So, isa yan sa mga napakagandang natatanggap ko pagdating sa pag-join sa mga grupo ng mga negosyante. I see. So, sabi mo nga na nung ikaw ay naging negosyante na, lahat na ng mga trabaho kinagampanan mo. So like imagine before nung service crew ka, ang trabaho mo lang dati ay kung ano yung binigay sa iyo ng manager ninyo. And then nung naging cameraman ka naman, kung ano yung instruction sa inyo ng kasama niyo yung reporter or yung mga ang tawag dito sa head ninyo sa newsroom, 'di ba? Kasi alam ko yan eh, nag communication din yung tinapos ko. So, kung ano yung nasa balita, yun yung kailangan yung kuhaan ng video. And then, ngayon na full-time ka na sa pagiging business owner, halos lahat na, hindi pala halos, pero lahat na ginagawa mo. Ano sa tingin mo yung tawag dito, yung isang bagay na nag-i-inspire sa'yo? Kasi, syempre, tayo din, human being tayo, napapagod tayo eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi ako napapagod. Dumarating din sa point na napapagod tayo. Pero knowing na halos lahat na as business owner, lahat ng mga roles kailangan mong gampanan from opening your shop, sa pagtitimpla, sa pagsuserve, even nga sa pagiging kahera siguro, ginagawa mo rin, inventory and all. Ano yung nag-i-inspire sa'yo or nag-keep ng motivation mo? Bakit patuloy mong ginagawa yung isang bagay na hindi mo naman inaasahan na mangyayari sa life mo ngayon? Ang isang pinakamalaking inspiration ko is ma-prove lang na kahit napakahirap ng buhay, kahit na galing ka sa mahirap na pamilya, kaya mo makapag-build ng empire. Kumbaga, Wow. No matter what, kahit sino ka pa, kahit saan ka galing, basta may passion ka, meron kang goal, meron kang purpose sa community. Tingin ko, yun yung nagpapa-inspire sa akin na mas mapatunayan na kaya na kahit na sino, kahit na zero ka pa, kahit from the scratch ka pa, makakaya mo. Basta gawin mo lang yung best mo. Yun, yun. Parang kumbaga sabi mo nga na kahit saan ka man ang galing, ano man yung family background mo or sabi mo nga na nanggaling ka sa incomplete family, pero here you are right now inspiring a lot of people through your business.